Hi everyone, mapayapang weekend sa inyong lahat. Rest day na naman natin. At kahit na meron tayong mga kanya-kanyang pinagdadaanan sa buhay, siguraduhin din natin na makapag-relax tayo paminsan-minsan. Para naman kahit papano, mababawasan yung mga stress na nakatago sa mga loob ng katawan natin. At syempre pa, tulad ng madalas kong nire-request, dun sa mga taong hindi pa nakapag-subscribe dito sa aking channel, please don't forget to subscribe to my channel and pakiclick na rin yung notification bell kasama yung all para lagi kayong updated sa mga bagong videos ko. Wala na si Mahal, pero yung mga alaala ni Mahal ay buhay na buhay pa rin. Ang tambalan nila ni Mix Molino ay isang tambalan na mahirap nang meron pang makagawa ulit ng katulad nito. Marami silang napasaya sa mga videos nila dahil bawat video nila ay nakapagpapagaan ng pakiramdam para sa atin. Napapangiti tayo at higit sa lahat, talagang stress reliever ito sa karamihan sa atin. Para sa akin kasi, nakikita ko sa kanila, especially dun sa tandem nila, ang kahulugan ng salitang tunay na magkaibigan. Yung pag-aalaga nila sa isa't isa, lalo na yung pag-aalaga ni Migs kay Mahal. Yung totoong pangkalinga ni Migs kay Mahal ay isang magandang halimbawa na ang pagkakaibigan ay walang pinipiling tao. Ang mahalaga, nakikita natin yung puso ng isang tao. At yun ang minamahal natin. Maging sa ating pamilya, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kabiyak, o sa ating mga kaibigan. Sa videong ito, gusto ko lang mag-throwback sa isa sa mga paboritong videos ko ni na Mahal at Migs. Isang video na nagpapaalala sa akin ng pagmamahal, lalong-lalo na sa mga magulang natin. Kaya samahan niyo akong panoorin natin ulit ito. Alam ko na panood nyo na itong video ni na Migs at Mahal ng ilang beses. Pero ito yung isa sa mga video sila na gustong-gusto kong ulitin. Napakaganda kasi yung mga salita na nandito sa video na ito na nagpapaalala sa akin na lalo ko pang dapat mahalin ang aking mga magulang. So tara, sabayan nyo akong manood. Kamusta ka na? Ito okay na. Update natin sa mga itatanong. Kasi sobrang dami na nagtatanong about sa'yo. Kung ano yung nangyari sa'yo. Kung ano yung nararamdaman mo. Siyempre, matik na yon. Na yung nararamdaman mo ay sobrang sakit. Kasi siyempre, nawalan ka na. Sa buhay. Mahal sa buhay. Yung libring. Dahil yung papa ko. Kamusta ka? Kamusta? Okay lang nandiyan ako. Kung mga nagtatanong. Kamusta si Mahal ngayon? Ito, okay na ako. Well, at least na makapag-move. Maka? Abog pa ba? Oo. Ah, makamove on? Oo. Kasi di ba mahirap na kasi parang iyak na iyak mo. Kaya kahit na nataloob ka lang parang kukulong ka pa kasi hindi mo matanggap. Kaya hindi ka makamove on. Kaya lagi ka natakwan to. Nagkukulong. Okay. Paano ba nagsimula yung ano yung pangyayari? Pangyayari sa... Pangyayari sa... Siyempre, mahirap kasi. Parang... So, alam yung pakiramdam mo, yung nakikita ko sa'yo, yung pakiramdam ko sa'yo na kahit sobrang nasasaktan ka na, na nahihirapan ka sa nararamdaman mo, nandun pa rin yung ano mo, yung pagtawa mo, pagngiti mo, kasama pa rin talaga sa buhay mo yan mo. Oh. Pero huwag kang umiyak. Yung todo iyak talaga. Iyak na yun, hindi mo ma... Yung kailangan sigaw. Hindi na sigaw na iyak. Ganon. Ayun nga, balik tayo. Paano ba nagsimula yung pangyayari na yun? Bakit biglaan? Biglaan kasi yun, nangyari eh. Ipaliwanag natin. Sige, kahit mahirap, ipaliwanag natin. Mahirap na ipaliwanag mo. Pero bigyan mo sila ng konting kaalaman kung bakit biglaan nangyari yung mga ganong bagay. Ganong pangyayari. Hindi ko alam. Parang may ano ba yun? Saan ba magsimula sa paliwanag? Saan? Simula ka saan? Sa... magsimula ka sa ano? Magsimula ka sa Bicol pupunta. Hindi, ibigay. Yung pag ano yung papa ko? O yung... joke lang yan. Ibig ko sabihin, minsan may mga bagay tayo na gusto lang kitang patawanin sa mga nangyayari. Pero saan ba nagsimula yung mga ganong bagay? Kasi di ba dati pa, ilan taon na bang may sakit si Papa? Ano natin, higit mga
Nagtatanong. 9? 9 years na? Itong buwan. Hindi, simula, nagsimula. Nung tukul tatatanong 9. 2009. Tapos, ngayon lang medyo lupala yung sakit. So, sa mga nakakaalam kasi alam na nila kung ano yung sakit ni Papa. Kung ano yung naging sakit ni Papa, kung bakit siya biglaan. Okay. Alam naman ang iba na nagkaroon si Papa ng COVID. Saan ba nagsimula yung COVID? Sa pagkakaalam mo, saan nagmula? Sa tingin mo, kung nasasabihan ka, saan nang galing? Saan nakuha ni Papa? Doon na nakuha siguro sa pagpa-check-up yun. Sa pagpa-check-up? Kada buwan, pa-check-up yun. Every month ba nagpa-check-up si Papa? Okay, tapos? Kasi kailangan po check-up niya at para kung okay siya, tapos siyempre, siyempre, pag nagpa-check-up siya, kailang malaman nyo kung ano, okay pa si Papa, kakalahat okay. So, ibig sabihin, nakakapunta ni Papa sa check-up, sa clinic, sa ospital, doon niya nakuha. Okay, tapos, after nun noon, binalita na sa iyo. Ano, nung nalaman na positive si Papa, ano, binalita nila para sa iyo? Yung binalita sa akin, positive. Positive ba? Nung nalaman mo na positive si Papa, ano ginawa mo? Pinag-pray ko. At nalaman ko na COVID. Tapos? Eh, natin yung pinaano rin kami. Parang ang hihip pa niya tanggang nagkaroon ng COVID si Papa. Kasi, sabihin ko ba't naano ng COVID? Kasi mahirap na may COVID, hindi makakaya yun. Pero bago nung time na yun, nung nagkaroon kasi ng COVID si Papa, that time kasi, bibisitahin sana natin, di ba? Oo. Kaso nga lang, nagkaroon ng conflict schedule. Oo. Kasi may mga ginawa tayo na nag-conflict dun sa schedule na dapat ipupuntahan natin si Papa. Ano ba yung mga conflict schedule natin na ano, napupunta sana tayo dun? Nag-lockdown? Hindi. Nangyari yung lockdown na si Papa ay ano na eh. Wala na eh. Nasa nagkaroon ng ano? Komplikasyon na. Komplikasyon. Ano? Komplikasyon. Hindi ko ba? Hindi pa yung magbitin yung tapos, yung time na yun, ay ano ba yun? Iniisip ko yan. Parang malala na. Hindi, yung dapat ay bibisita ka. Oo. Kaso lang bawal na pumunta sa bahay. Yung time na yun na dapat ay bibisita ka sa inyo. Oo. Kaso lang, sabi mo, kung dadaling ka na doon sa inyo, ibig sabihin, at sabi mo, walang magbabantay sa iyo. Kasi si Papa ay sa ospital that time. Pero wala pa siyang COVID noong time na yun. No? Wala pa. Wala pa, no? So yun, noong time na yun, yung reason kung bakit hindi ka natuloy sa pangdalaw. Pero, noong nangyari yun kasi, ano nalaman mo na hindi ka natuloy, after ng ilang araw, saka mo nabalitaan na nag-positive si Papa. So ano yung pakiramdam mo nalaman mo? Mahirap itim. Mahirap talaga. Mahirap siya matanggapin na may COVID siya, pero hindi maano. Ano yung mga naaalala mo kay Papa? Ang inaalala ko rito. Yung mga panahon na ikaw ay kasama ni Papa, ano yung mga binibilin sa iyo? Ano yung mga sinasabi sa iyo? Ang inaalala ko rito ay, siyempre, yung pagkapat ko, yung mga pat ko natin, yung mga pat namin. Tapos yung gano'n na. Pero yung ginigising ako ni Papa bago magpa-birthday. Yung inaalala ko, ay naalala ko lang, pinapagising ako ni Tita. Pap, ay pero yung mahabang gising mo. Dahil mo, baka mamaya, parang binabangot ako.
Inaalala ko kay Papa ko yung pag tembeto ako ginising na. Kung inaaraw ko, mahal. Dari, ingin pa ako yung ginanong mahal. Ay, hindi ko ako mabangon mo. Tapos, yun yung panahon na yun yung alas na nakasama mo si Papa. Oo, oh, parang yun. Yung ano ko sa kanya. Eh, dapat yun na ano ko siya. Pa, yun, ingin. Huwag ka naman ako alalahin. Okay. Andito pa ako, hanggang mabuhay pa ako, hindi ako. Parang gulim ko na, agad mag-ugod-ugod na ako. Sabi sa kanya, ayun, love you. Yung mga last na usapan ninyo. Oh, Papa. Pero after na doon, may mga pagkakataon naman na palagi ka naman nagbibidyo ko, di ba? Eh, dapat yun ko rin. Pagkipag ako yung pasko, nakatama na. Sabi ko siya, yung pagkain namin, ipagka, alam mo, mga picture-picture, tulad birthday. So, parang, ito yung naalala ko doon. Una pa kalami, bago pa naman yung bahay. Ano, sabi niya, may ano pa ako. Ano ba? Ano yun? Mamay may bahay sa huli. May bahay sa ano niya, banda. Walang bahay sa walang bahay. Banda? Yung birthday ni Papa, surprise. Yung may surprise ako. Saka rin niya alam yun. Ah, birthday surprise. Yeah. Kaya yung bago ko lang niya, sabi niya, inaalala niya, pagka, ano, ikasin, ano, parang, wala ba, may bahay din, ha? Wala pa. Dito siya na, ano, tapos, inakinabahan siya, tapos yun, lagi na may, parang lagi may surprise kay Papa, lagi na, pag yung birthday niya, surprise, wala ka pa naman rin, eh. Nung nawala na si Papa, halimbawa, dahil hindi mo nga nakasama si Papa sa huling hilingan niya, halimbawa, nandiyan si Papa sa harapan mo, ano yung gusto mo sabihin kay Papa mo? Eh, Papa, kung dito ko tabi namin, yun na sana, huwag mo na ka maalalaanin, nandito naman si Mig, takawin si Irene, yung mga kapatid ko, sana, ihatan mo pa kami, saka bantay mo ako lagi. I miss you, love you, Papa. We love you. Dala, dami mo ipag-isal, Papa. Ay, tita, dala. Gabay mo siya, tabi mo siya ipag-isita lagi siya sa kwarto or kaya yung kapay na iparamdam lang kay Lapang, kahit kunti, ano mo lang, paramdam mo sa amin kung paano kami mahal. Pantayan mo kami lagi, kahit kada pag may taping, sana lahat mo kang gabayan, ako sa Airy lahat ni Jason, lahat mga patid ko, sana gabayan mo po kami, kung ako may mababayaan, alam ko nandito kahit sa tabi-tabi namin. Nabalita, nasabi mo din sa akin, kaya medyo nakadagdag kasakit sa nararamdaman mo. Yung sinasabi mo na napaka-importante para kay Papa mo, yung unan. Oo, ano meron sa unan? Yung unan ito, ano, hindi ko alam bakit. Kasi noong isang araw, umiiyak ka, unan ka ng unan, pag nakikita mo yung unan dito, umiiyak ka na naman. Tapos sinabi mo yung unan. Ano yung unan? Yung unan ni Batman, yun na. Kasi yung pinagamit ko siya, yung unan ko, Batman. Yung nung iniram ni Papa, nag-check yun na yung inan niya, tinabihan yung unan, tapos iyakap na lagi. Tanggal na pagpasok ng ospital, ganoon pa, ay yun yung unan, sabi ko dalang ni Papa mo. Tapos yun, hindi na lang yan, yung mga kalamay, hiramin niya yung unan, hindi na lang siya. Pagkatabi yung una, ako namimik ni Papa doon. Minsan, alam mo, mahal, minsan kailangan natin magpakatatag sa buhay. Kasi minsan masasabi natin na sobrang sakit yung mga nawawala na mahal natin sa buhay. So sa part ko kasi,
dumating din sa point ko na nawalan din ako ng mga sa buhay. Pero iniisip na, isipin natin na ang lahat ng yan ay may hangganan. Dahil minsan sinasabi ni Lord na siguro ayaw na nila madagdagan pa yung kanilang kasalanan. Kaya yung mga mababait na tao, siya kinukuha muna para mag-lead sa atin, mag-abay sa atin. Ha? Pansamantala lang yun, pero magkikita at magkikita tayo banda muli. Makikita mo rin sa Papa banda muli, not this time, pero pag dumating yung panahon, okay, basta ang gawin mo ay patuloy ka na manaling manampalataya at huwag kang mawawala ng pag-asa sa buhay. Basta gumawa lang ng mabuti, hindi ka nakakaapak ng ibang tao, hindi ka nakakagawa ng masama. Magandang blessing yon, magandang panimula yon, at magandang record para kay Lord. Kaya isipin natin na nasa magandang kamay na si Papa mo. So okay na tayo doon. Ngayon, anong mga plano mo habang wala si Papa? So, dapat siguro sana magbigay siya ng pagbigay pa. Ano yung masasabi mo sa iba din na nawalan din ang mga mahal sa buhay dahil ikaw, sabi nga nila, ay isa kang matatag na tao. Sinasabi nila matatag kang tao dahil sa sobrang daming pagsubok na nangyari sa buhay mo. Ano yung may ibibigay mo na payo sa mga tao na gaya mo na nakaranas ng mga ganyang pagsubok? Ako, alagay yung mga magulang nyo, nakaliyong yung aawain, yung tatagot-tagot. Pero ako hindi na ngayon, kasi nakabawi na ako. Kaya pagtawan, napatawarin nyo rin yung magpapalyo, saka yung nanay nyo. Kalmutan nyo mga lahat ng problema, kalmutan nyo na lahat. Kasi na lahat na mawawala sa inyo yan. Kaya kayo dapat alagaan nyo maili. Bumawi na kayo kay tata, nanay nyo at tatay nyo. Yes. Bumawi kayo at least nung anytime, siyempre, kayo din ang mawawalan din. Yes. Kaya hanggat maaari sa mga, sa mga nandiyan pa, nabubuhay ng magulang, alagaan ninyo ang inyong magulang, bigyan nyo ng konting time, pagmamahal. Yes. Isa't isa nyo muna yung mga kaligayahan ninyo sa ibang tao. Mother's Day. Minsan nandiyan lang lang. Nandiyan din lang naman. Pero mas maganda na bigyan nyo ng time ang inyong pamilya, especially ang inyong nanay, ang inyong tatay. Dahil bandong muna yun, siyempre, sa saan pa at sila din ang makakasama nyo. Sa mga anak na gaya namin, patuloy tayong magbigay ng pagmamahal, suporta sa ating mga kababayan. Paramdam natin hanggat nabubuhay sila ang pagmamahal bilang isang anak sa kanilang magulang. Ganun yung gagawin nyo sa pagka magulang nyo. Kung mahal kayo ng magulang, mahal nyo yung anak nyo. Tama nyo rin yan. Yeah. Para ganun din. Magulang, dapat mahalin din nila ang kanila. Sa mga nagtatanong, nandun na yung mga kasagutan ninyo, kung ano yung mga natanong ninyo, at nandito na yung, at nasabi na ni Mahal kung ano yung mga sagot sa mga natanong ninyo. At sana, pagkasal din natin, na makagaminhawa na yung pakaramdam mo. Basta masasabi ko lang sa iyo, Mahal, sabi nga ni Papa na binili sa iyo, alagaan ka. Sabi ko lang din naman, nandiyan si Natita, nandiyan yung mga kapatid mo, pamangkin mo. Siyempre, nandito kami, ako, at ang buong pamilya ko, ang Marino family na mag-guide sa iyo, mag-aalaga sa iyo, hanggat nandito pa sa amin. Huwag mong kakalimutan, ha, na maging mabuting tao. Hindi lang sa sarili mo, pati na rin sa kapwa. Tao. Okay? Paalam ba na? Ayun naman mga kabunso at mga kakyut. Sana kahit pa paano nabigyan natin ng kaliwanagan ang inyong pag-iisip sa inyong mga katanungan about kay Mahal. And of course, gusto lang po namin magpasalamat sa mga tao na sumusuporta pa rin. Nandiyan pa rin kayo para magbigay kalakasan kay Mahal.
think pag-aalanganin namin, pag-aalala. I think pag-pupray din namin. Okay. So yan mga kabunso at mga kapiyot, dito na nagtatapos si Swings Molino and Mahal! Kahit ano man nangyari sa buhay natin, masasabi lang namin, Happy, happy life! Kaya naman, yeah! Ingat! Ingat! God bless and bye! Yung payo ni Migs kay Mahal dahil sa pagpanaw ng kanyang ama ay napakaganda. Napaka-positive nung mga sinabi niya kay Mahal. Parang pinapakita niya kay Mahal yung kasabihang it's okay not to be okay. Lalo na sa ganong sitwasyon na kung saan ay nagdadalamhati si Mahal sa pagkawala ng kanyang tatay. Although tandaan din natin na it's not okay to be not okay all the time. So I really hope na sana maalala ni Migs itong mga binitawang payo niya kay Mahal. At sana uulit-ulitin niya ito sa kanyang sarili. Itong payong binigay niya kay Mahal. Dahil alam natin sa ngayon, si Migs na naman yung dumadaan sa napakatinding pagdadalamhati dahil sa biglaang pagpanaw ng kanyang pinakamatalik na kaibigan na si Mahal. At alam din natin, ang pagdadalamhati minsan ay isang mahabang proseso, hindi ito nawawala agad-agad. Pero that's understandable. Dahan-dahan kasi yung proseso ng recovery. Napakaganda rin yung sinabi nila sa video na ito, na lagi nating alalahanin na maging mabuting tao tayo, hindi lamang para sa sarili natin, kundi maging sa kapwa-tao natin. Natupad din ni Migs Molino yung pangako niya sa ama ni Mahal na hindi niya pababayaan si Mahal na talagang ginawa niya hanggang sa huling hininga ni Mahal. Sana nakakuha tayo ng inspirasyon sa dalawang taong ito na sina Migs Molino at Mahal. Mga taong pinagbuklod para magpakita ng pagmamahal sa atin at magbigay ng saya sa atin. At sabi nga ni Migs at ni Mahal, kahit ano pang mangyari sa buhay natin, happy-happy lang. Again, salamat sa mga nakisabay sa akin para panoorin yung video ni na Migs at Mahal. Stay safe everyone and God bless.